Hi peeps, good morning. Today I will share ko po sa inyo guys kung paano po ako mag repot ng mga token sizes na succulents. Nowadays kasi guys, medyo mahal pa ng price ng succulents, especially mga malalaki. Dati mura lang, pero ngayon medyo mahal na. So may mga seller na ang binebenta is token sizes kasi mas murang ibenta. Like this one. Yan, medyo maliit lang siya guys. Yan. Si Cat's Claw. And then ito guys, si parang Anakamp, pero iba pa yung Anakamp, ano? Or ibang klaseng Anakamp. So, ito guys, yung narepot ko na. Si Melaco, yan. Tsaka ito guys, si Nuda. Ito guys, si Nuda. Maliit na pot lang. Kasi talaga maliit lang siya. Token. Yun guys, i-share ko lang sa inyo guys paano ako mag-repot kapag token sizes na. So, ano yung chances na, paano natin i-assure na, make sure na mabuhay kapag token sizes. So, simple lang guys. Una, tatanggalin ko yung soil. Pero papakita ko sa inyo guys paano ako magtanggal ng soil. Hindi ko lahat tinatanggal kasi iniiwasan ko ma-damage yung root. So papakita ko sa inyo guys. So yun guys, tatanggalin mo ko tayo nilagyan para pag salina ng lupa. And then simple lang guys. Kailangan lang iwasan ma-damage ang roots. So, hindi ko siya talaga totaling yung binabrush pa, hindi na. Tatanggalin ko lang guys yung excess na lupa sa ugat. Ayan. As gentle as possible. Ayan guys, ganun lang gagawin nyo. Dahan-dahan lang sa pagtatanggal ng ugat at medyo maselan kasi token size lang siya guys. So medyo maselan siya, sobrang maselan siya. Pero malaki man ang chance na mabuhay yan guys kahit na token sizes yan. Kaya okay lang sa akin guys na token sizes. Ayan. Yan. So far, marami naman ako nabuhay ng mga token sizes, guys. Nasa arawan na sila ngayon. So, ito. Kaya, sinishare ko sa inyo, guys. Ayan. So, yan, guys. Papansin nyo, guys. Hindi ko siya totaling, nilinis. Tinanggal ko lang, guys, yung ugat. Yan. As gently as possible. Yan. Ganyan lang, guys. Ito naman. Ito medyo matigas, guys, yung lupa. Tigas ang lupa nito. Pero to guys, for sure, mababaw ang ugat nito eh. Yan. Ganyan lang guys. Yan. So, aangat yan kagad. Malalambot naman ang lupa na gamit ang ano. Yan. Kasi guys. Yan. So, careful. Kasi ang ugat nito guys. Mababaw lang ang ugat. Basta echeveria, ganyan na. Yan. So, ganyan lang, guys. Iiwasan nyo lang, guys, na ma-damage talaga yung root. Yan. So, parang as gently as possible. So, tatanggalin nyo, guys, yung mga dahon na, bulok na. Yan. Tatanggalin nyo yan, guys, para walang kapitan yung mga bugs. Ayan. So guys, titignan nyo kung syempre guys, titignan nyo kung ang ugat ay may bugs, may mealybugs, may aphids. Titignan nyo yan guys. Minsan kasi nagtatago sila dyan eh. So pagka clear na siya, pwede natin siya i-repot. Ito rin guys, pansinin nyo, wala halos, malinis. So hindi naman lahat guys ng nabibili natin is merong mga bugs, mealybugs, aphids. So
So, pagka ganyan ng case, guys, mas maganda. Diretso ripat na natin. So, hindi ko na ina-air dry yan kasi feeling ko sensitive masyado sila. So, hindi ko na ina-air dry yan. Hindi ko na, hindi na po ako nag-air dry. Hindi na po ako nag, hindi na po ako nag, nagdi-detain. Dire-diretso ko na po sila, guys, sa repotting. So, halos lahat, guys, ganun. Except, kapag kabasa, guys, yung lupa at kailangan ko na siyang i-repot, ang ginagawa ko, guys, dun ako nag-air dry. So, dun, tsaka kapag ka masyadong makapit ang soil sa ugat, dun ko lang siya, guys, nililinisan, tapos dun ko siya ini-air dry for 2 to 3 days. Pero pagka ganito, guys, na tuyo, dinediretso ko rin, guys. Yan. Yan, guys. So, gently lang. Gently. Tapos. Yan. Yan. Okay. Kaya maganda may working table kayo. So, guys, nga pala. Always wear a gloves. Yan. Mag-wear, magsusuot kayo ng gloves kapag umahawa kayo ng lupa. Kasi may possibility na pag polluted ang soil, pwede kayong matetano. Yes, totoo yun, guys. Ako naman, guys, kahit doon ako nag-gloves, kakateko lang, guys, ng anti-tetano. Kasi nakagat ako ng aso last year, September this month din. So parang in preparation pala yun, guys, sa akin paghahalaman. So, yun. So, tip lang, guys, ano. Always wear gloves kapag wala pa kayong anti-tetano shot. Pero kapag naman meron na kayo, guys, yun, I think pwede na. Kasi covered kayo for 5 years yata. For 5 years kapag ano. Eh ako kaka-take ko lang last year. So, I think I still have 4 years. Yan. So, yun, guys. Yun lang. Sisiksik nyo lang yun, guys. Guys, make sure lang na ano siya. Make sure lang na ano siya, siksik. Ayan, para nakatayo yung ating succulents. Ayan, guys. Another one. Ito, guys, medyo mababaw. Pero maganda dyan, guys. Kailangan. Ayan. Oops. Nilinisan natin ya, guys. Okay, magalala. Meron tayong brush. Ingay naman nun. Ayun. Pardon sa ingay, guys, ah. Nasa subdivision tayo pero may ingay pa rin yung mga tricycle dito. Ay, yung mga motor. Yes. So, wala pa tayong tools. Nakakalimutan kong bumili ng mga pang succulents. Okay. So, guys, ah, wear gloves. Especially kung wala kayong anti-tetano shots. Make sure na may gloves kayo para safe tayo sa mga baka makachamba tayo ng polluted soil. Although bihira naman mangyari yun, pero maganda yung nag-iingat, ano. Yan. Yan, guys. Kakunin ko na yung brush ko. So, guys, ito yung brush ng asawa ko. makeup brush niya. Very, very handy. Pero nahingi ko naman, guys. Kaya okay lang. Yan. Yan. Ito, guys, very, very soft. Yan. So, safe yan sa succulents. Yan. So, galing nyo lang yan, guys, kapag may excess na ano sa leaves. Yan. Yan, guys. Okay, make sure na sumisiksik yung soil natin.
na, guys. Yan. Yan. So, yan. So, after nyan, ano bang pwede natin gawin? Guys, pwede nyong lagyan ng toppings yan. So far sa akin, siguro kahit huwag muna. Yan. Siguro after 1 week, tsaka tinalagyan ng ano. Pero minsan, nilagyan ko kagad eh. Pero, sige na nga, lagyan na nga natin, guys. Kala ako ng pumice. So, ito guys yung pumice. Ito guys yung nakuha kong pumice yung sa last video ko na galing sa construction site. Ang kagandahan kasi guys, may halo siya ng mga ibang stone. So, maganda siyang ipang toppings. At the same time, magaan. Kaya, ito guys yung gusto paborito kong ipang toppings, ano. Kasi, magaan siya. Ayan. Kinakamay ko lang yun, guys. May anti-tetano naman ako, eh. Kaya, kinakamay ko lang yun, guys. Wala tayong, ano. Ayan. Okay lang, excess na yan, guys. Diretso yan sa soil mix natin. Nga pala, ang soil mix ko, guys, is ano lang. Soil and pumice lang. Kasi may mga fertilizer naman, kaya dati nilalagyan ko ng vermicast tsaka ng mga rice hull, pero minsan naman guys, pagka wala pa tayong ano, pagka wala akong time or pagka masyadong busy at naubusan ako ng mga ganung ano, ng mga ingredients na ganun, ang key ingredients ko lang guys is pumice at tsaka soil. Yan. Guys, kamukha siya ng anakamp pero parang iba. Iba siya. Meron akong anakamp guys. Sandali lang ah. Ito guys yung anakamp ko na isa oh. Ito, parang magkaiba sila. No? Yan. Kaiba sila. Ito si anakamp na isa. Ito yung isa. Pero ito guys, rain or shine na to. Yan, token sizes lang din, no? So, same ano rin yan, guys. Same procedure. Yan. Kaya siya madumi kasi nasa rain or shine yan sa labas. So, ito guys, buhay na buhay. Healthy. Yan. So, para sa akin, proven. Proven to, guys. Basta, huwag nyo lang idadamage yung roots. Lagyan nyo lang siya guys ng toppings na ganyan. Ayan. So ito. Hindi ko lang kung lalagyan ko guys. Ano? Lagyan ko na rin to guys. Itong isa. Ayan. Siyempre maliliit lang. Gently lang. Talagang parang kukover mo lang yung dirt. Ayan. So kagandahan guys sa pumice. Kasi siyempre pagka gusto mo siya ulit ayusin at tanggalin, hindi ka manghihinayang sa toppings kasi pwede mong ihalo rin yan sa soil. Ayan. So, minsan pag nasisiksik siya, sakto yan guys kasi pumice naman ang pinangano natin tsaka ordinary rocks or ano, hindi ko alam ang tawag dyan eh. Alam ko lang guys, aggregates eh. Yung mga small aggregates. Yan. Guys. Yan. And I think that's it. And guys, so ganyan lang po ako guys mag-repot ng ganyan lang ako guys mag-repot ng mga token sizes na succulents. Yan. So, some may not agree with me and some will agree. Pero, syempre guys, kanya-kanya po tayo ng style. Kanya-kanya po tayo ng ano. So far sa akin guys, it works. Kasi marami na akong naitanim, na nabuhay, na hindi ko na in-air dry, hindi ko na dinidetain. Yun. Although may mga succulents guys na talagang maselan. So guys, I hope na nakatulong sa inyo itong video na to. Especially in repotting small succulents or token sizes na succulents. Yung guys, maraming salamat. Ang soil mix natin is 50% soil and 50% pumice lang. Yun lang guys yung halo ko lagi.
And minsan, nilalagyan ko ng vermicast at saka ng rice hull, ng carbonized rice hull. Yun lang guys. Maraming salamat. I hope you enjoy the video. And para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. And share and like the video guys. Maraming salamat guys. Thank you. And God bless.